Ako meron akong na-experience once and ayoko na siyang ma-experience ulit. I think that's the worst feeling na naramdaman ko pagdating sa love is yung... Ako meron akong na-experience once and ayoko na siyang ma-experience ulit. I think that's the worst feeling na naramdaman ko pagdating sa love is yung alam mo yun, umabot na ako sa point dun sa kailangan ko ng makipag-away, suntukan dun sa lalaki because of someone. I think yun yung isa sa mga pinakapangit ko na experience and I tried my best talaga na hindi na ulit mangyari. So first and last na yun. I think that's the craziest na yung talagang rumble, gulo, nagwawala, parang hindi mo kilala kung sino ka talaga, alam mo yun, nawala ka talaga sa mundo, yung ganong feeling. So na-experience ko siya once and alam ko hindi ko na siya babalikan ulit. Tapos siguro after that, kung paano nag-move on, siguro I gave time for myself to feel, to breathe. Alam mo yun, to take it one day at a time. Kasi, di ba nga, kapag meron kang gustong baguhin talaga, it will take you like 21 days para magawa yung habit or routine na yun. Di ba? So, alam mo yun, the first week is gonna be the hardest, pero kailangan lang talaga magbigay ka ng so much effort para, alam mo yun, mag-move on talaga. Alam mo yun, love yourself, gumawa ka ng sariling routine, have a drink with your friends, alam mo yan, sumandal ka sa pamilya mo. Alam mo yan, maraming bagay. It's just that siguro karamihan sa mga tao kaya hindi makamove on is because hindi nila binibigyan yung time nila. Ah, hindi nila binibigay yung time and effort nila to move on. Kasi one day kaya, tomorrow hindi ko na kaya. Ay, hindi pwede yun. Diba? Talagang ano, discipline and so much effort para gusto mo talaga makamove on. All right. Thanks, JC. RK, ikaw naman. Gusto kong i-share yung isang experience ko na I broke up with this girl and then nagkataon parang holiday yung season na yun. So parang for some reason, hindi ko, yung nag-break, parang ang daming distractions. A lot of things are happening, like parties, birthday na ganyan. And then my sister from States umuwi. So parang syempre, get together. So sobrang daming nangyari for like a month. And then ikaw, I was trying to push back everything. Yung thoughts, ayaw mong i-entertain. Ayaw mong i-dissect yung nangyayari, what happened about the breakup, about what went bad. Ganun. So after the holidays, nung tumahimik na lahat, I experienced one. I was just driving and then bigla akong nag-park sa gilid. Kasi biglang bumuo sa akin lahat ng emosyon. So parang ang tagal mong pinush back, hindi na pala kaya ng katawan mo. Parang dinadivert mo yung mind mo for as long as you can. Pero hindi na pala kaya ng katawan mo. Bigla na lang lahat ng emotions bumuo sa akin. And I guess the lesson there is really you just have to face it. Right. Diba? Give yourself time to grieve about it, to, diba? To be sad. Kasi tao ka lang eh. Diba? And it doesn't mean na hindi nag-working relationship na yun. You're a failure. You're actually learning. Mm-hmm. Diba? It's a good lesson for you to be better. Right. Diba? Right. Sabi nga nila, someday you'll find your better half, but you have to be a better version of yourself muna for it to happen. So, keep rocking those experiences. natututo rin tayo sa mga boys. Ha? May mga napupulot din ako mga magagandang ano dito. Ha? Mga love wisdom. Wala kay JC at saka kay RK.